pababa mo lang. Good evening po sa lahat. Welcome ko po ulit kayo sa ating Mysteries of History and Prophecy Seminar. At naka 1 week na po tayo sa ating seminar. Thank you po so much sa always na pag-attend po sa ating seminar. Yung topic po natin last night ay Revelations to Mysterious Martyrs. At ngayon, mag-quiz po tayo. Sino po yung walang quiz card? Lahat ba? Merong quiz card? Okay. Naging yellow. Ipa-adjust mo lang. Yan. Okay. Question number one. Diretso na po tayo. Tanong. Base po ito sa ating napag-aralan last night. Ayon sa Biblia, ano ang kasalanan? Diba? Binigyan natin yun ng definition. Number two. Tama o mali, sinunod natin ang kautusan hindi upang tayo ay maligtas kundi sa pagmamahal natin kay Kristo. Number three, tama o mali, ang dalawang saksi ng Apokalipsis ay sumisimbolo sa kautusan at sa propeta ayon sa bago at lumang tipan. Tama o mali? Yan, number four, tama o mali, silang nagsasabi na kilala at mahal nila si Kristo, ngunit hindi sunusunod ang kautusan ay pawang sinungaling at wala ang katotohanan sa kanila. Number five, tama o mali, ayon sa Biblia, ang natitisod sa isang kautusan ay nagiging makasalanan sa lahat. Okay, ready na? Okay, check your own papers. Number one, ayon sa Biblia, ano nga po yung kasalanan? Sino kayong makasagot nito? Ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sino yung naka-check? How come? Ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Number two, ano yung sagot niyan? Sinusunod natin ang kautusan hindi upang maligtas, kundi dahil mahal natin si Jesus. Sure? Ang sagot ay tama. Number three, ang sagot niyan ay? Tama. Number four? Sure? Ay, tama. Number five, kapag natitisod tayo sa isa, naging makasalanan tayo sa lahat ay? Tama. Sino naka-perfect? Wala naka-perfect. Wrong sila sa number one. Volunteers, pakicollect po ng ating quiz cards. At again, i-announce ko po, malapot na po tayo maka 15 nights. Kasi, kung sino po yung makaabot ng 15 nights of attendance, ay makakatanggap po tayo ng ating Prophecy Foundation DVD na merong 14 video presentations patungkol po sa prophecy. At yung ating free Bible lesson ngayon ay The Lost Day of History. At kapag nasagutan nyo yan, no, sino ba dito yung nagpapas ng paper nila, yung pinapasa na yung paper nila sa registration? Kapag nasagutan nyo po yan, ay yung lahat ng lesson ay makatatanggap po tayo ng ating Amazing Facts Bible School. Kaya, sagutan nyo ang ating handout at ipass nyo din po sa ating registration. Pwedeng bukas kung kailan nyo po matapos na sagutan lahat. Next, meron tayong children seminar every 4:30. At ngayon magtatanong po ako, sino po yung nakapagdala ng friend na bago po? Yung bagong dating dito. Okay, so ilan po yung nadala nyo po? Lima! Sino ba yung nakadala masigit pa sa lima? Ah, wala na din. Dalawa lang. Hala, wala na din. Actually, naubos na po yung aklat ko na Health and Peace. Pero ang ibibigay ko ngayon ay itong The Great Hope. Kapag babasahin nyo ito, magkakaroon po kayong dakilang pag-asa sa buhay nyo. So, ibibigay ko po ito sa iyo. Ano po yung gusto nyo? English or Tagalog? Tagalog. Okay, ang dakilang pag-asa. Okay, ibigay po natin. Yan. Kapag magdala po kayo ng friends, at kapag kayo yung pinakamaraming friends na nadala, kayo po yung makatatanggap ng ating libro. So ano ba yung pag-aralan natin? Actually mga kaibigan, dahil hindi po sapat yung isang linggo na pag-aaral, kaya magpapatuloy po yung ating seminar. At ibibigay ko po mamaya yung ating topic outline, magpapatuloy po yung ating seminar hanggang sa
July ng first week kasi hindi po sapat ang isang linggo para pag-aralan ang lahat. Kaya magpapatuloy po yung ating seminar. Bukas yung ating topic ay $10,000 for a missing Bible text. Meron pong nawawala daw na talata ng Biblia at kapag meron pong makahanap nito ay merong matatanggap na $10,000 offer. Makikita kaya natin ito bukas? Lunes ng gabi, the Bible's longest, most amazing prophecy. Napakaganda po itong pag-aralan kasi sabi diyan, ito yung pinaka-amazing na prophecy sa lahat. Tuesday, yung topic natin Tuesday night, the mysteries of the mummies. Alam niyo po ba na master yung mga Egyptians sa pag-mummify? Pero bakit kaya sila nag-mummify ng kanilang mapatay? Tuklasan po natin yan sa Tuesday night, Mysteries of the Mummies. Para po sa ating pagsisimula, tayong lahat ay tumayo para sa panalangin. Let's pray po. Ama naming banal na nasa langit, Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil pinahintulutan niyo po kami na makapunta dito para naman po sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, inaanyahan po namin iyong presensya at yung banal na Espiritu na siyang kumilos po sa amin. At Panginoon, nawa po ay maintindihan namin ang pag-aralan namin ngayon at nawa po ay maisabuhay po namin ito. Bigyan niyo po ng kapangyarihan at otoridad ang iyong salita para po ang aming buhay ay mabago sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo po tayong lahat. Ang ating topic ngayong gabi, maraming salamat po dahil hindi po kayo nagpahadlang kasi our topic tonight is the topic that Satan hates. Nahirapan po ba kayo sa pagpunta dito? Wala naman, praise the Lord, kasi pinag-pray po namin kayo. The topic that Satan hates. Now, mga kaibigan, ang Biblia po nagsabi na naloko ng Diablo halos buong mundo. At sabi dyan, kung ano yung ginawa na panloloko ng Diablo sa panahon ni Noe, yun din yung kanyang ginagawa na panloloko sa atin ngayon. At alam niyo ba, sa panahon ni Noe, yung number ng tao doon ay 2 to 3 billion people. Pero, ilan lang ba yung nakapasok sa arka yung hindi naloko ng Diablo? 8 tao lang po, out of 2 to 3 billion people. At ngayon, kung meron po tayong madiskubre, na sinasabi ng Biblia, pero salungat sa ginagawa ng mga tao ngayon, dapat ba tayong ma-surprise? Hindi kasi binalaan na po tayo dito sabi dyan. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Now, isa lang po yung bagay na makapagpalayo sa atin sa mapanloloko ng Diablo at yan po ay ang salita ng Diyos. Wala na pong iba. At sabi sa John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Pero, kapag hindi po natin sinusunod ang katotohanan, hindi din po ito magpapalaya sa atin. Dapat po natin sundin ang katotohanan at ito ay magpapalaya sa atin. Sabi sa Daniel 12:4, ito po ay isang hula, hanggang sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ng tao ay lalago. Lalago po ang ating kaalaman sa huling kapanahunan ngayon. Pati na po yung kaalaman natin sa salita ng Diyos sa Biblia ay lalago. Kung kung ang pag-aralan po natin ngayon ay bago para sa inyo, yun po ay katuparan ng hula kasi sabi dyan ay ang kaalaman po ng tao ay lalago. At ngayon ang ating pag-aaralan ay ang paksa na kinasusuklaman talaga ni Satanas. At maraming salamat po kasi nandito tayo. Pero actually ayaw po ng Diablo na matuklasan mo ito at gusto ng Diablo na pigilan ka na sundin itong katotohanan na ito. Pero sabi sa John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo kung susundin mo. Now, ano ang paksa na kinasusuklaman ni Satanas? Actually, mga kaibigan, nagsama-sama na po tayo for one week, parang kaibigan nyo na din, parang magkaibigan na din tayo kasi tayo ay nagsama-sama gabi-gabi. At kung meron mga akong ibabahagi sa inyo ngayong gabi, ay ibabahagi ko po ito bilang isang kaibigan. At huwag po niyong isipin na kung meron mga akong matukoy dito or mabasa dito or ma-share dito na isang atake sa inyong paniniwala,
Isipin niyo po na ako ay nag-share lang bilang kaibigan. At kung meron may kung meron mang maapakan na paniniwala, patatawarin niyo po ba ako? Kasi ibabahagi ko lang, salamat po, kasi ibabahagi ko lang po dito ang katotohanan na nandyan po sa Biblia. Now, gusto ba natin ang pawang katotohanan lamang, walang panloloko? Yes, gusto po natin ang katotohanan. Magsimula po tayo. Basahin po natin ang Revelation 14, 6 and 7. Sabi dyan, ito po ay isang babala. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahanan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Yun po ang mensahe at sabi dyan, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So ano po yung mensahe dyan? Dapat nasambahin natin yung may likha. So, nang tinuro po sa paralan ang evolusyon, ito po yung mensahe ng Panginoon na dapat sambahin natin yung may likha. Now, sino po ba ang may likha? Right? Sa John 1:1, sabi po dyan ng pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. To continue John 1:2, ito rin ng pasimula'y suma sa Diyos. At sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Now, sa panahon po ng paglikha, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay nagtulong-tulong po sila para likhain ang ating mundo. Pero si Jesus po yung active agent dyan kasi siya po ang word, siya po ang verbo. Sapagkat sa Kanya si Jesus, nilalang ang lahat ng mga bagay. At sabi po ng mensahe doon sa ating binasa sa Revelation na sambahin natin ang may likha na si Jesus. Pero ano ba ang palatandaan sa otoridad ni Jesus, ni Kristo, na siya ang tagapaglikha o siya ang may likha? Ano ba yung palatandaan na hindi tayo galing sa unggoy? Now, punta po tayo sa Genesis. Pero bago muna yan, mag-science class muna tayo. Sino gusto dito ng science class? Oh, okay. Tingnan natin kung makakasagot kayo. Bakit po ba na merong 365 days sa isang taon? Bakit po? Review. Kasi, it takes 365 days para sa mundo, para sa Earth na mag-revolve around the... Very good. Next question. Bakit po ba merong 30 days or 31 days or 30 days sa isang buwan? May mga estudyante dito. Kasi, sino ba makasagot? Kasi, it takes 30 days for the moon to revolve around the Earth. Okay. Bakit po merong 24 hours sa isang araw? Easy na to, ha? Oh, very good. Kasi it takes 24 hours para mag-rotate po ang Earth sa kanyang axis. Pero ito, next question. Tingnan ko kung makasagot pa kayo. Bakit ba may 7 araw ang isang sanglinggo? Alam niyo po ba na yung mga scholar, professor ay hindi po makakasagot dyan. Pero ang Biblia ay may sagot dyan. At simple lang po yung sagot ng Biblia. Sabi dyan, may 7 araw ang sanglinggo sapagkat gumawa ang Diyos sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa 7 araw. At alam niyo po, wala pong astronomical reason bakit po 7 days yung isang linggo. Pero lahat ng bansa, lahat ng relihiyon, lahat ng kultura ay sinusunod po yung 7-day cycle ng isang sanglinggo. At ito po ay patunay na meron po tayong may likha, creator. Punta po tayo sa masterpiece ng Panginoon sa Genesis 1:26 and 27. Sabi dyan, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Now, sinabi ba dyan na okay, lalangin natin ang tao sa larawan ng unggoy? Yun ba yung sinabi dyan? Hindi. Payag ba kayo na galing tayo sa unggoy? Hindi. Ang dali makahindi ah. Mga kaibigan, gumawa ang tao ng
I mean, gumawa ang Diyos ng tao, gumawa din po siya ng unggoy. Hindi po siya gumawa ng unggoy para maging tao kalaunan. Nag-gets po ba natin yun? Bahala na mag-asal unggoy, basta't hindi lang po unggoy. Na mga kaibigan, pagkatapos niyang gawin yung mundo, anong ginawa niya pagkatapos? Mababasa po natin yan sa Genesis 2:1-3, sabi diyan, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga na ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At anong ginawa niya sa ikapitong araw? Mababasa natin sa salita ng Diyos at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So dito mga kaibigan, yung araw ng creation, actually isa po itong literal na 24 hours na paggawa, 24 hour day. At hindi po yan symbolic na araw. That is 24 hour day. At ano yung ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? Pinahinga niya, binasbasan, at ipinangilin. At remember na ang Diyos lang po yung makakagawa sa isang araw na maging banal. So ating nakita dito na ang Sabbath ay isa po siyang memorial day or isang paalala sa paglikha. Ibig sabihin, sa pangpitong araw na yan ay Sabbath, ito po yung paalala na hindi po tayo galing sa unggoy. Kasi ang Sabbath, yan po ay paalala na meron pala tayong creator or may likha. At kung ipinangingilin lang lahat ng tao ang Sabbath, sana po walang evolutionist, sana po walang atheist, kasi kapag nangingilin tayo ng Sabbath, ito ay paalala na meron pala tayong tagapaglikha, meron po tayong may likha, mga kaibigan. Sabi ni Professor E.W. Thomas, hindi maaaring bantayan ng tao ang orihinal na kapahingahan at makalimot sa Diyos. Kasi kapag Sabbath, yan po ay paalala na meron tayong Diyos na may likha sa atin. Kaya yung tanong dyan, nais ba ng Diablo na alalahanin natin ang paglikha at may likha? Nais ba niya? Hindi kaya, nag-invento po siya ng evolution, marami po siyang mga gin-inspire na mga atheist. Kasi hindi gusto ng Diablo na maalala natin na meron pala tayong creator na may likha. At saan po natin yan mababasa? Sa Exodus 28:11, dahil po sa pagmamahal ng Diyos, sinulat niya po ito para ating alalahanin. Sabi dyan sa Exodus 28:11 sa salita ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Now mga kaibigan, ito lang po yung kautusan sa 10 utos na nagsisimula sa alalahanin. Pero ito pa yung nakalimutan ng lahat, halos lahat mga kaibigan. Kasi sinabi pa, bakit ba alalahanin? Kasi sinabi pa ito ng Diyos mula pa sa paglikha. Kaya sinabi ng Diyos na alalahanin, pero ito pa yung nakalimutan na halos ng lahat. Sabi po dyan, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat, makikita natin dito yung tatlong ginawa niya. Bakit ba? Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So sabi po dyan, alalahanin po natin yan. At ano po yung tatlong ginawa ng Diyos sa panahon na yan? Siya ay nagpahinga, siya ay pinagpala niya at pinakabanal. Ang Sabat po ay paalala sa paglikha, creation na meron pang nag-create po sa atin na may likha, at yan po ay paalala sa kaligtasan kasi magpapahinga tayo sa ating sariling effort na para maligtas at ibinibigay po natin kay Jesus. Next question, sino ang gumawa ng Sabat? Kung sino po yung gumawa ng Sabat, pareho din po yung gumawa ng mundo, at yan po ay si Jesus. Sabi dyan, Colossians 1:16, sapagkat sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. At yung mensahe ng unang anghel, sambahin po ang may likha na si Jesus. Sa pagpatuloy, Exodus 20:10, ano naman ang araw ng Panginoon or the Lord's Day? Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos.
cross-reference po natin dyan ay sa Matthew 12:8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. So, ang tunay na Lord's Day ay Sabat. Pero ngayon, mga kaibigan, punta po tayo sa question na ito. Ano ang tunay na araw ng Panginoon ayon sa Biblia? May ibang tao nagsabi, ang tunay na araw ng Panginoon ay Sabado. Meron namang ibang tao nagsasabi na, ang tunay na araw ng Panginoon ay Linggo, kasi dapat iparangal po natin yung muling pagkabuhay ni Jesus. Pero ang tanong diyan, mga kaibigan, alin ba dyan ang tunay? Alin po ba dyan ang totoo? Now, hindi po tayo ngayon maghaka-haka, kasi titingnan lang po natin yung sagot ng Biblia at wala pong iba. Sabi dyan, Exodus 28:10, alalahanin mo ang araw ng Sabat. At anong araw po yan? Yun po yung Sabat sa Panginoon na ang ikapitong araw. No, ano po bang ikapitong araw, mga kaibigan? Makikita po natin dyan na ang ikapitong araw po ay Sabado at ang unang araw ay Linggo. So, base po dito, anong araw ayon sa Biblia ang tunay na araw sa Panginoon? Ayon sa Biblia, hindi po natin opinion. Ayon po sa Biblia ay ano po ang Sabado, mga kaibigan. Ayon po yan sa salita ng Diyos. At kailangan natin ipangilin ang Sabat or Saturday in English para po paalala sa paglikha. Pero may ibang tao nagsasabi na hindi ba para sa mga Hudyo lang ang Sabat? Kasi yung mga Hudyo po, sila nagpupunta po sila ng church every Saturday or Sabbath. Pero hindi ba para sa mga Hudyo lang ang Sabat? Tingnan po natin Mark 2:27, sabi po dyan, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa Hudyo? Hindi, dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Sino po bang tao dito? Tayong lahat, di ba po? Ibig sabihin, ang Sabat ay kailanman hindi itinatag para lamang sa mga Hudyo. Dahil, ang Sabat, kailan ba ito itinatag? Itinatag po ito panahon pa lang sa paglikha, sa creation. So, ilang Hudyo ba sa panahon ng paglikha or creation? Ilang Hudyo ba nung time na yon? Wala pa. Kasi sa panahon ng paglikha, na-institute na po ang Sabat at yan po ay para sa ating lahat. Ang Lingguhang Sabat ay hindi bahagi ng seremonyal na kautusan o yun po yung kautusan ni Moses, sapagkat ang Sabat ay itinatag bago pa man ang kasalanan. At remember na ang Sabat po ay parte ng sampung kautusan. No, sa panahon po ng paglikha, meron pong dalawang institution ang itinatag ng Diyos. Ang first na gin-institutionize niya ay ang Sabat, at ang ikalawa ay ang pag-aasawa or kasal. Kung ang Sabat ay para sa Hudyo lang, hindi ba dapat ang kasal para sa Hudyo lang din? Gusto nyo ba yon? Payag ba kayo noon na ang pag-aasawa ay para sa mga Hudyo lang? Hindi. Kasi sabi dyan, ang Sabado at siyang pag-aasawa ay itinatagpo yan sa panahon pa ng paglikha. At ibinigay po yan para sa lahat ng tao para tayo ay mag-bless at magkaroon ng biyaya. Pero, anong ginawa ng Diablo sa dalawang institution na ito? Anong nangyari po ngayon sa pag-asawa or kasal? Ano lang nangyari? Marami nang nag-divorce. Palit-palit na lang ng asawa. At anong ginawa niya po sa Sabat? Anong nangyari? Halos lahat ay hindi nga alam na ito ang Sabat na pagpapahinga. Kasi ginagawa yan, sinasalungat po yan ng Diablo, mga kaibigan. At ang paksa na kinasusuklaman ni Satanas ay ang ayaw na ayaw niya na malaman mo ito. Pero praise the Lord po, kasi nandito tayo, lumago po yung ating kaalaman patungkol dito. At continue, mga kaibigan, merong question dito. Mahalaga bang talaga kung ano ang araw ang aking ipangilin? Ano naman kung piliin ko ang Monday na magpunta ako ng church ay ipangilin? Ano naman kung piliin ko ngayon ang Tuesday na magsamba? Mag-matter ba kung anong araw ang ipangingilin ko? Tingnan natin, mga kaibigan. Actually, hindi po mag-matter kung anong araw ang ating ipangingilin. Kasi yung ang magma-matter ay kung susundin ba natin si Jesus or hindi.
may illustration po ako dito. Kunyari, meron po akong pitong Biblia. Tapos yung isa sa Biblia ay lalagyan ko po ng 1,000. Tapos sasabihan ko kayo na, okay, pumili ka ng Biblia at ibibigay ko sa iyo. No, aling Biblia po yung inyong pipiliin? Yung may 1,000, bakit? May pera. At ito ay special. Yun din po, mga kaibigan. Piliin po natin yung araw na special, yung binasbasan ng Diyos, yung kanyang pinahingahan. Hindi po binasbasan ng Diyos ang unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, kundi binasbasan niya po yung ikapitong araw. At kung gusto natin ma-experience ang blessing, saan araw po tayo? Sa 7 po. Sabi naman ng ibang tao na, pinapangilin ko naman lahat ng araw. Ano pong sabi ng Bible? 6 na araw ay gagawa ka, pero sa ikapitong araw ay magpapahinga. Next question, fast forward na po tayo. Pinapangilin ko naman ang Sabat sa Espiritu. Kahit hindi po ako nangingilin, pero sa Espiritu or in my heart, nangingilin po ako ng Sabat. Hindi po kailangang mag-alala sa letra ng kautusan. Now, kung ganyan po, illustration. Kunyari, nahuli ng wife na yung kanyang husband ay nangangalo niya. At sinagot naman siya ng husband na, huwag kang mag-alala, dear. Kasi kahit kasama ko yung ibang babae, ikaw lang naman yung nasa puso ko. Okay ba yon? Hindi. Dapat, yung pagmamahal natin ay nakikita sa ating action. At kung mahal din natin ang Panginoon, dapat nakikita din natin yun kung ano yung ating ginagawa, yung ating sinusunod. So, mahalaga bang talaga kung anong araw ang aking pipiliin? Mahalaga ba? Yes, opo, mahalaga po ito. Next, hindi ba pinalitan ni Jesus ang Sabat? Baka pinalitan na po. Or another question, ano bang araw nangingilin si Jesus? Now, tandaan po natin, mga kaibigan, na si Jesus po ang ating halimbawa. Ayon sa 1 Peter 2:21 at 1 John 2:6. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa ni Jesus at kung si Jesus po yung ating susundin, as ay safe po tayo na sumusunod sa katotohanan. Okay? Kung ating sinusunod si Jesus, ay safe po tayo na sumusunod sa katotohanan kasi siya po ang ating halimbawa. So yung tanong po dyan, anong araw ang ipinangingili ni Kristo? Basahin po natin sa Biblia. Hindi po tayo maghaka-haka dito. Luke 4:16, at siya'y napa sa Nazareth at Nazareth na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian or custom niya, siya'y ano po, pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So yun pong sinagoga dyan, ayun po yung tawag nila sa kanilang church or sa kanilang iglesia. At si Jesus po ay nangiling po siya sa araw ng Sabat. At hindi lang kaisa, kundi kay yan po ay kanyang kinaugalian. At sabi po sa John 15:10 na tinupad po ni Jesus ang lahat na kautusan, pati po ang pangingilin sa Sabat. At sabi naman ni Jesus, yung mensahe po ni Jesus sa ating lahat ay, kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At kabilang po doon yung utos na Sabat. Now, magtatanong po ako, ilang utos nasa 10 kautusan? Ano ba naman question yan? Ilang utos ba nasa 10 kautusan? 10. At mababasa po sa James 2:10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayoy natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Nung wala pong pakialam ang Diablo kung sundin mo ang siyam, basta suwayin mo lang kahit isa. At kapag masuway po natin kahit isa ng kautusan, victim po tayo kasi kapag merong matisod na isa sa kautusan, makasalanan na po tayo sa lahat. Next question, makakasiguro ba tayo ngayon na ang araw ng Sabado ay siya talagang ikapitong araw? Now, tingnan po natin ang sagot sa Biblia. Tingnan po natin dito, anong araw ba namatay si Jesus? Ano po yun? Biyernes or Friday. Kaya nga meron po tayong sa Bisaya. Meron ba dito Biyernes Santo? Meron ba? Okay, Biyernes Santo or Good Friday. Holiday po ba yan? Yes, tayong lahat ay naniniwala na si Jesus ay namatay sa Biyernes. Basahin po natin yan sa Luke 23:54-56.
At nooy araw ng paghahanda at malapit, nalalapit na ang Sabat. So yung araw ng paghahanda na yan, yan po ay ang Friday. Kapag Friday, tinatawag po nila yan na araw ng paghahanda. Bakit ba sila naghahanda? Kasi nalalapit na ang Sabat. Ibig sabihin ko ano yung araw kasunod ng Biyernes, yan po ay ang Sabat. At sa Biblia po, sa kanilang times, kapag lumubog na po ang araw, diyan po magsisimula yung kasunod na araw. So pagka-sunset ng Friday ay Sabat na po. So diyan, kasunod ng Friday ay Sabat. To continue, at ang mga babae na nagsisisama sa kanya mula sa Galilee ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay ni Jesus. At sila'y nagsiuwi at nagaghanda ng mga pabango at mga ungwento. At after ng Friday at ng araw ng Sabat, sila ay nagpahinga ayon sa utos. So sabi dito, ang Sabat sa Biblia ay ang araw pagkatapos ng Biyernes. At dahil namatay si Jesus ng Friday, pagkasunod na araw na po yan, yan po ay ang Sabat, yung mga followers po ni Jesus Christ ay sila po ay nangilin ng Sabat. Now, sino pa po kaya yun ang pahinga sa Sabat? Hindi lang yung tagasunod ni Jesus, kundi si Jesus mismo ay nagpahinga. Pagkatapos ng paglikha or creation, on the seventh day, nagpahinga si Jesus. At nang natapos na yung kanyang gawa, para sa pagligtas ng tao, nandyan po siya sa libingan, siya din po ay nagpahinga. Kahit po sa kamatayan, si Jesus ay nangingilin po sa araw ng Sabat. At, question, anong araw ang muling nabuhay? Anong araw ang muling nabuhay si Jesus? Sure? Linggo, mga kaibigan. Natawag po natin ito na Easter Sunday, di ba? Kasi nung araw na yon ay na-resurrect po si Jesus Christ. Basahin po natin sa Biblia. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagkaumagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango sa kanilang inihanda. So ito po yung Easter Sunday na ating sineselebrate kasi na-resurrect na po si Jesus Christ. At ano nangyari dyan? At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan at sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. Okay, di ba po merong kalendaryo ngayon na Lunes? Di ba po? Lunes yung una? Kung ganun, kung Lunes po yung unang araw sa isang Sanlinggo, papayag ba kayo na si Jesus ay nabuhay muli sa Lunes? Ha? Hindi. Hindi po. Mali po yun. Hindi po yun tama. Kasi kung gayon, dapat si Jesus ay sin-celebrate natin ang Monday bilang kanyang resurrection. Pero sabi po dito na yung Sunday po, doon po na resurrect si Jesus Christ, which is ang unang araw ng Sanlinggo. Hindi po Lunes. Bago na lang po yung mga kalendaryo na yan. So dito, ito po yung Hanay sa Biyernes, araw ng paghahanda. Tapos yan, Sabado, ang araw ng Sabat, nagpahinga po si Jesus. At sa Linggo, nung unang araw ng Sanlinggo ay si Jesus ay muling nabuhay. No, atin pong nalaman dito na ang Sabat ay yun po yung araw sa pagitan ng Biyernes at Linggo. No, meron po ditong limang paraan upang matukoy ang tunay na Sabat na talagang ikapitong araw. First is ang Biblia mismo, ang tunay na Sabat ay napapagitan ng Biyernes at Linggo ayon po sa ating nabasa kanina. Number 2, sa Dictionary Encyclopedia, kung i-research po niyan nyo, ang Sabado ay yun po yung seventh day. Number 3, makikita din po sa kalendaryo. Number 4, yung mga Hudyo. Kasi kapag tanongin nyo yung mga Hudyo, ang sagot po nila, ang tunay na Sabat ay yun po yung ikapitong araw, Saturday in English. At yung ikalima, ang mga salita sa buong mundo. Bakit ba? Kasi sobra 140 languages ang pangpitong araw ng Sanlinggo ay tinatawag na Sabat. In English, yan po ay Saturday, yung ikapitong araw, pero sa Espanyol, ito po ay Sabado, Sabat. Sa Russian, ito ay Saibota, Sabat, di ba? Sa Arabic, ito naman ay Al-Sabit. O, pareho po siya sa Sabat. At of course, sa Cebuano, ano po? Sabado pa rin. Sabado pareho ng Espanyol, no? Pero may tanong din dyan. Hindi ba dapat natin ipangilin ang Linggo sa pagpuri sa muling pagkabuhay ni Jesus or sa kanyang resurrection? To continue, mga kaibigan, meron pong question din dito.
Anong teksto po sa Biblia ang naguutos sa atin na ipangili ng araw ng Linggo bilang pagpupuri sa muling pagkabuhay ni Jesus? Ang sagot po niyan ay, wala. Mapupuri ba natin ang Diyos sa paglabag ng kanyang kautusan? Actually, pinupuri po natin ang Panginoon sa kanyang pagkabuhay muli. Pero huwag po natin itong gawin na dahilan para suwayin po yung kanyang sampung kautusan. Dahil, ang resurrection po, base sa Romans 6:3-4, ang bautismo, yan po yung simbolo, pagpapaalala sa atin na ang patungkol sa kamatayan, paglibing at pagkabuhay ni Jesus. Yung bautismo po yung nagpapaalala sa atin sa kamatayan, paglibing at pagkabuhay ni Jesus. Punta po tayo sa mga pangkaraniwang tutol sa mga tao ngayon. Sabi nila, wala tayo sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim na tayo ng grasya or biyaya. At yun po yung ating pinag-aralan kahapon. Pero anong sabi po ni Pablo patungkol dyan? Basahin po natin Romans 6:14-15. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga? Mga kakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Anong sabi ni Pablo? Huwag naman mangyari kasi dahil po sa biyaya na binigay ng Panginoon sa atin, mas atin pang pagtitibayin yung pagsunod natin sa kautusan. At yan po ay kasali ang Sabbath, which is the fourth commandment. Sabi naman iba, walang makakasunod sa sampung kautusan kasi hindi po tayo perfect. Now, nag-uutos ba ang Diyos na hindi natin makakaya? Sabi niya dyan, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig, kaya po natin, kung iniibig lang po natin si Jesus, ay matutupad po natin ang kanyang kautusan. Sabi po dyan, Ecclesiastes 12:13, actually, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakos sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat, ito ang buong katungkulan ng tao. Hanggang ngayon po, ang ating katungkulan bilang tayo ay nilikha ng Diyos, ang ating katungkulan ay sundin ang kanyang mga utos. So, meron pa bang 10 commandments ngayon? Yes, kasali po dyan yung fourth na commandment about sa Sabbath. Ang pagtutuloy ay walang anuman at ang di pagtutuloy ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. So, ang importante po dito ay sundin po natin yung kautusan ng Diyos. At sabi po dyan, 1 John 2:3 and 4, sabi, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya. At hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Hindi po sapat na alam ko ang katotohanan, ako ay Kristiyano. Alam ko yung Sabat, ako ay Kristiyano. Kasi dapat po na sundin natin. Kapag hindi po natin ito sundin or tuparin, tayo po ay sinungaling. At ang pagiging sinungaling ay against din po yan sa sampung kautusan, mga kaibigan. Ayaw po natin na maging sinungaling. Sabi naman ng iba, aming ipinangingili ng araw ng Panginoon. Ano ba yung araw ng Panginoon? Matthew 12:8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabbath, kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabbath sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na karawan. So atin nakita po dito na yung Lord's Day ay yung Sabbath, which is ang holy day or yung banal na kaarawan. Kaya sabi ng Diyos sa atin ngayon na huwag po natin apakan ang kanyang kautusan. Kunyari po, magdadala po ako ngayon ng isang flag, watawat ng Philippines, ng Pilipinas. At kapag aapakan ko po ito, yung watawat ngayon, dito, ano po yung reaction nyo? Baka merong magalit po, di ba? O baka merong ma-upset. Yun din po yung reaction ng Diyos. At gusto ng Diyos na respetuhin po natin yung kanyang kautusan. Next, ang kautusan sa Sabbath ay hindi muling itinatag sa bagong tipan. May mga tao ngayon na nasasabi, wala na yan sa New Testament. Wala na po yan sa New Testament. Pero actually, ito ay itinatag sa New Testament. Matthew 24:20, sabi dyan, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o sa Sabbath man. Yan po ay Matthew, that is New
Testament, mga kaibigan, or bagong tipan. Dito, tumitingin po si Jesus in the future kung ano yung mangyayari sa kanyang mga tagasunod. At inaasahan ni Jesus na ipangili ng kanyang mga alagad ang Sabat 40 taon pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. At sabi dyan, may isang utos lamang na sadyang binanggit ni Jesus na sundin ng kanyang mga alagad matapos ang krus, at yan po ay ang Sabat, mga kaibigan. Pero another question po dito, ipinangingilin kaya ng mga followers ni Jesus ang Sabat pagkatapos ng pangyayari sa krus? Tingnan po natin, mga kaibigan. Sabi po dito sa Acts 13:14. So pagkatapos na namatay si Jesus sa krus at siya ay nabuhay muli at bumalik na po siya sa langit, yung mga followers ni Jesus ay sumunod ba sa Sabat? Nangilin ba sa Sabat? Acts 13:14, sabi ng salita ng Diyos, tatapuan sila pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila ay nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. So yung mga followers ni Jesus ay nangilin sa Sabat. At pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang masalitang ito Sabat, sa Sabat na pagsunod. So sabi nila na okay, babalik kami sa susunod na naman na Sabat. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang ganda sana kung buong bayan dito ay makikinig sa salita ng Diyos sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, ang mga Kristiyanong naligtas sa biyaya sa bagong tipan, sa New Testament po, ay ipinangingilin po nila ang Sabat. Paano naman si San Pablo? Acts 17:2, at si Pablo din, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa tatlong Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. So si San Pablo din po ay nangilin po sa araw ng Sabat. At sa aklat lang ng Acts, sa Biblia, meron po tayong matatagpuan dyan na 84 na Sabat meetings na pagsasamba. Pero makikita po natin na isa lang pong talata yung nagtutukoy patungkol sa Linggo. At yan po ay malalaman po natin bukas. Ibig sabihin, ang Sabat po, yung mga unang Kristiyano noon, ipinangilin po nila ang Sabat. Yung mga taga-Antioch, sabi dyan, sila ay nangilin po ng Sabat. Yung mga Kristiyano doon sa Philippi, sila ay nangilin ng Sabat. Yung mga unang Kristiyano sa Thessalonica, sila ay nangilin ng Sabat. Yung mga unang Kristiyano sa Corinth, sila ay nangilin ng Sabat. At yung mga taga-Ephesus din, mga kaibigan. At hindi lang po yan, mula pa sa panahon ni Adan, or ni Adam, ni Adan, hanggang sa lahat po ng mga characters ng Biblia, silang lahat po, si Abraham, si Moses, silang lahat po ay nangilin sa Sabat. At hindi lang po yan, pati po si Jesus ay nangingilin sa Sabat. Kapag nangilin po tayo ng Sabat, tayo ay we are in good company. Kasi silang lahat po ay nangilin sa araw ng Sabat. Pati yung mga disipulo ni Jesus, yung apostoles ni Jesus, sila ay nangilin ng Sabat. At yung pinaka-amazing sa lahat, kasi sa langit ay mangingilin din tayo ng Sabat. Isaiah 66:22 and 23, sabi po dyan ng Biblia, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at mga bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap po, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. To continue at mangyari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. So, kung mula pa noon, hanggang sa panahon ni Jesus, hanggang sa panahon ng kanyang apostoles, ipinangilin po nila ang Sabat, at kung sa langit po ay ipangingilin din ang Sabat, bakit hindi tayo mangilin ang Sabat ngayon? Kasi ipapangilin po natin ang Sabat ngayon at hanggang sa langit po ay ipangingilin natin. Ang Sabat ay tanda ba ng gawa? Hindi, kasi ang Sabat po ay tanda po siya ng rest or kapahingahan. Kasi meron pong tao ngayon, mga tao ngayon na nagtatrabaho 24/7, walang pahinga. 24/7 po, mga kaibigan, pero gusto ng Diyos, dahil mahal na tayo, gusto ng Diyos na magpahinga po tayo. Sabi sa Hebrews 4:3 and 4, sapagkat tayo nagsisimpalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula sa nang itanatag ang sanglibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at
Nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. So dapat po natin magpahinga. At tingnan po niyo po dyan kasi ito ay Hebrews. This is New Testament. Ibig sabihin sa bagong tipan sa New Testament ay binanggit pa din na tayo dapat ay mangilin ng Sabbath. Kaya sabi sa Hebrews 4:9, may natitira pang ang isang pamamahinga ng Sabbath ukol sa bayan ng Diyos. At ito po ay hindi binago ng Diyos, hindi binago ni Jesus, hindi din po binago ng mga apostoles. At siguro yung malaking question nyo ngayon sa inyong isipan, so sino po ang nagbago ng Sabbath? Alam niyo po yung sagot niyan ay mataas po, mahaba-haba pong explanation niyan. At explain po natin yan sa ating future lectures. Pero tandaan po natin sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, sabi ni Jesus, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Isang rason lang po sa pagtupad ng utos ng Diyos, at yan po ay kung mahal natin si Jesus. No, mahal ba natin si Jesus? Kung mahal po natin si Jesus, ay susundin po natin kung ano ang kanyang nais, mga kaibigan. At meron po siyang special na araw na kanyang ipinangilin at yan po ay ang Sabbath. Now, paano na lang yung mga nangamatay na at hindi nangingilin ng Sabbath? Wala na ba silang pag-asa? Hindi po, mga kaibigan. Meron po silang pag-asa kasi marami pong mga sinsirong tao na makapupunta sa langit na hindi nangingilin ng Sabbath kasi hindi nila alam. Pero ngayon, sabi sa Daniel 12 verse 4, sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Kung nalaman nyo ngayon ang Sabbath at ito ay bago para sa inyo, ito po ay katuparan ng hula kasi yung kaalaman nyo po patungkol sa salita ng Diyos ay lumalago. Pero yung rason po natin bakit tuparin natin ang Sabbath ay kasi mahal natin si Jesus. No, para mas maintindihan po natin yung Sabbath, ngayong gabi, meron po akong illustration dito na ipakikita. Siguro, nagtataka kayo, ano tong, para saan to? Ito po ay isang illustration para po talaga maintindihan natin ang Sabbath. So, itong pitong mga baso, ito po ay nag-represent sa mga days. Ito po ay Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Saturday, Sabbath. Now, sabi ng Diyos na ang Sabbath ay kanyang pinahingahan. Okay. So, may baon po ako dito. Kunyari, i-represent ko po yung orange, Del Monte orange na pahingahan. So, pinahingahan po ng Diyos ang ikapitong araw. Saan ko po ito ilalagay? Dito ba? Dito ba? Hindi. Eh, dito? Dito ba? Yes. So, sa araw ng Sabbath ay pinahingahan po ito ng Diyos. Ibumos po natin ang orange juice. So, dito po, may kaibahan po ba ang ikpangpitong glass? Meron. Mas special po, no? Next, sa araw ng Sabat ay binasbasan din ito ng Diyos. At yan po, meron po dito akong orange, no? Okay, pineapple juice. So, binasbasan po ng Diyos ang, ano, Wednesday? Hindi. Friday? Kundi ang Sabbath, ang ikapitong araw. So, binasbasan po yan ng Diyos. Yan. May kaibahan po ba? Saan po yun dito yung special? Ang pangpito na glass. At ano po yung ikatlong ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? Ito ay pinangilin or pinakabanal. At yan po ay presentation po niyan ay yung itong Welch's 100% grape juice. Okay, akin po itong ilalagay dahil pinaka-banal po ng Diyos. Ang ano po? Ang Tuesday ba? Hindi. Ang Monday? Eh yung first day? Dito po ay sa ikapitong araw ang Sabat. So, pinaka-banal po ng Diyos ang ikapitong araw. Yan. At sabi ng Diyos na i-experience daw po natin yung kagandahan ng Sabat. At titinalan ba natin yan? Dapat i-experience po natin. So, akin pong i-experience ang linamnam ng Sabbath. Okay. Kasi nauuhaw din po ako. Kasi bilang speaker, nakakauhaw po talaga. So, experience ko po ang Sabbath. Teka lang po. Ang sarap. Teka lang. David, don't warm up.
Deka lang. Ang sarap po pala ng Sabat. Hmm. Hindi po makakakain. Ang sarap-sarap po ng Sabat. Gusto niyo bang ma-experience? Kaya iniimbita ko po kayo mga kaibigan na i-experience niyo po yung blessing ng Sabat. Kapag kayo po ay mangilin sa Sabat, inyo pong ma-experience yung blessing, yung kapahingahan at pagpakabanal ng Diyos sa araw ng Sabat. Sabi po dyan, may ibang tao nagsasabi na, paano na lang yung trabaho ko? Paano na yung pag-aaral ko? Sinasabi po dito sa Matthew 6:33. That of what? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Meron na pong mga tao na gusto nila ipangilin ang Sabat, pero ano na lang yung trabaho nila? At ang ginawa po nila ay, pinaalam po nila ito sa kanang employer, yung katotohanan. At alam ko po na, tinulungan po sila ng Diyos kung paano po sila makapangilin ng araw ng Sabat. Kasi yan po ay kanyang pangako. Kung atin pong uunahin ang Diyos ay, ibibigay niya po ang lahat-lahat sa atin. Kaya, iniimbita ko po kayo na experience niyo po ang araw ng Sabat. Kung gusto niyo pong mas mag-aral pa sa Sabat, punta po kayo sa website na www.sabbathtruth.com. Pero sa pagtatapos po natin ngayon, John 14:15, sabi po dyan, kung ako'y inyong iniibig, sabi po ni Jesus, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya ngayon mga kaibigan, nais ba ang hingin sa Panginoon na Panginoon, nais ko pong sundin at tuparin ang inyong kautusan dahil iniibig kita. Yan ba ang inyong nais? Yan ba inyong nais na, Lord, gusto po kitang sundin kasi iniibig po kita. Gusto ko pong sundin ang iyong kautusan dahil iniibig kita, Panginoong Jesus. Yun ba ang inyong nais? Pwede ba yung ipakita sa pagtaas ng ating kanang kamay? Amen. Ang Panginoon po ay tutulong sa atin sa pagtupad po ng kanyang utos. Pero atin pong susundin ang kanyang utos, dahil iniibig po natin si Jesus. At kapag ating minamahal si Jesus, easy lang po natin matutupad yung kanyang utos. Sabi po dyan, may pag-asa para sa'yo. Ang Sabat ay araw ng kapahingahan ng Diyos. May pag-asa para sa'yo. Sa buong sanglinggo siya ay pinaka-puspos. May pag-asa para sa'yo. Ang Sabat, ang Diyos mismo nagbasbas ng lubos. At may pag-asa kay Kristo para sa'yo. May pag-asa para sa'yo. Ang Sabat po ay paalala sa paglikha. May pag-asa para sa'yo. Noon pa man, ito ay itinalaga na.